Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Dalawang weather systems ang nagpapatuloy sa pag-iral dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong huling Sabado ng buwan ng Pebrero. Kabilang po sa mga ito, yung tinatawag nating easterlies, ito naman po yung tumutukoy sa warm and humid air na nagmumula sa dagat Pasipiko. Kadalasan ito po yung nagdadala ng bahagyang maalinsangang panahon pero posible pa rin yung mga pag-ulan. Ngayon po yung dominante yan dito sa may eastern section, dito ng southern zone umaabot din yan, dito po sa may silangang bahagi nitong Visayas hanggang sa Mindanao. Kasabay niyan, umiiral din naman itong tinatawag nating northeast monsoon o yung hanging amihan. Ito naman yung cold and dry air na nanggagaling po yan sa bahagi nitong mainland China at Siberia. Kadalasan po ito nagdudulo itong bahagyang malamig subalit maulan ding panahon. Sa mga susunod na oras, inaasahan ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may chance na umahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito po sa bahagi nitong Bicol region, ganun din para sa rehiyon nitong Caraga at sa may bahagi nitong Davao Region. Inaasahan naman natin dito sa natitirang bahagi nitong Visayas, ganun din sa natitirang parte nitong Mindanao area, ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may chance nung pulupulong may hinang pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog. Ito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa nitong Luzon, maaliwalas na panahon naman ang iiral pero posible pa rin yung mga pulupulong may hinang mga pag-ulan. So kahit saan man ang inyong lakad, huwag pong kalilimutan ang pagdadala ng payong para maging handa sa lagay ng panahon. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan. At katrabaho. Si Obama. At ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Silipin naman natin ang nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Ating namang weekend warriors, narito ang magiging lagay ng panahon sa mga tourist destinations ng ating bansa. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desserie Dionio. Magandang hapon po sa inyong lahat.